Magandang araw mga ka-TFT! Isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Martes. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng Ansari Exchange mobile app. Magpadala ng pera gamit ang Ansari Exchange mobile app para sa pagkakataong manalo ng 100,000 dirhams valid hanggang February 28. Maaari din i-download at mag-register ng panibagong account para sa pagkakataong manalo ng 10,000 dirhams at bukod dito, mayroon ding refer a friend program para makapanalo ng karagdagang pera hanggang 10,000 dirhams. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? I-download na ang Ansari Exchange mobile app available sa Apple App Store, Google Play Store at Huawei App Gallery. At narito ang lima sa aming mga trending na balita. Philippine Embassy sa Abu Dhabi, nangakong mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng OFW. Mga Pinoy, nangunguna pagdating sa oras na nilalaan sa social media. Pangulong Duterte, binunyag na 2 bilyong piso ang nawawala sa Pilipinas dahil sa COVID-19. OFW Grand Prize winner ng Ansari Exchange, nakabili na ng bahay at sasakyan. Pinakamahal na biryani sa buong mundo na may 23 carats na edible gold, nilunsad na sa Dubai. At para sa detalye ng top 2 sa aming mga trending na balita, narito si Jamil Marsigan. Magandang araw! Pinangako ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi na hahanapin nito ang hustisya para kay Mary Andainolo, ang OFW na umano'y pinaslang ng kanyang katrabaho. Nakita ang kanyang mga labi noong January 19 at naibalik na sa Pilipinas noong January 30. Sinabi din ng Abu Dhabi Police na umamin na ang suspect at nasa kustudiya na nila ito. Halos isang taong hinanap si Dainolo ng kanyang pamilya matapos itong hindi makontak simula March 2020. Nakipag-ugnayan din ang embahada sa mga otoridad noong siya ay tinalang nawawala. Samantala, mga Pinoy, nangunguna sa buong mundo pagdating sa oras na nilalaan sa social media. Ayon sa datos ng We Are Social at Hootsuite, ang normal na oras ng mga Pilipino sa social media ay nasa may 4 na oras at 15 minuto kada araw. Mas mataas ito sa global average na 2 oras at 25 minuto lamang. Ito ang pangatlong taon na nakuha ng mga Pilipino ang top spot sa nasabing pag-aaral simula 2019. At iyan ang tampok na balita para sa araw na ito mula sa Abu Dhabi News Bureau. Ako po si Neil B. At para sa mga detalye ng iba pa naming mga trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. Sa ngalan ng Manila News Team, ako po si Jamil Marasigan mula sa Dubai Headquarters. Manatiling nakatutok at subaybayan ang iba pang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times Newsbreak.